So, tapos na tayo sa ating horizontal curve, doon sa ating simple, compound, and reverse curve. So, ngayon, magdako naman tayo sa ating vertical curve. Pero bago tayo mag-discuss about vertical curve, i-differentiate muna natin kung anong pinakaiba ng horizontal curve sa vertical curve. So, ito yung example, okay, ng ating horizontal curve sa actual, okay? Ito naman yung example ng ating vertical curve sa actual. So, ito, ang ginawa ko, nag-drawing na ako para mas madali siyang ma-imagine ng mga student. So, dito sa horizontal curve, it is the curve that's seen from above or parang top view. Samantala naman, yung ating vertical curve is the section view or the side view ng ating road. So, dito sa horizontal curve, makikita natin yung mga rocks or trees na meron sa ating view. Okay, so top view tayo. And ito yung ating road. So, ito yung ating horizontal curve. And this type of horizontal curve is a reversed curve. Okay? So, sabihin, ito yung ating road. Tapos, dadaan dyan yung, yung ating vehicle na nakatop view rin. Okay? Kasi di ko na masyado madrawing kasi masyado nang maliit yung na-drawing ko rito. Okay? Samantala naman sa vertical curve, ito siya, side view. And nakalata naman, naka-side view rin yung ating car. Okay? So, ito yung ating road. Then, ito yung ating road bed. Okay? So, dito, syempre, sa actual, hindi nyo talaga makikita yung yung mga radius na meron dun sa ating layout para sa ating horizontal curve. So, ito siya. Parang ganyan. Ayan. Okay? Ayan. And, ang ginagawa natin, ginagamit natin yung center line ng ating road. Tapos, yun yung dun natin nililayout yung ating horizontal curve. Dito naman, sa vertical curve, meron rin naman tayong mga tangent. Ayan. Mga paganyan. Okay? Ayan yung ating vertical curve. Okay? So, dito pa lang, kitang-kita nyo na kung ano yung difference nila. Pero, syempre, itong horizontal curve and vertical curve are critically designed. Kasi, syempre, hindi natin pwedeng pabayaan or erase ang lives ng mga gagamit ng ating curve. Dahil na sa horizontal curve and vertical curve. Dito kasi, dapat tamang-tama lang yung pagkakurba ng ating horizontal curve kasi pag hindi, possible na mag-cause yun ng accident sa user. Kagaya rin sa ating vertical curve. Okay? And dito, katapos ng ng vertical curve, meron pa tayong topic na passing sight distance. Yun. Tapos yung super elevation din. Yung mga yun, yung mga topic na ganun. So, under rin sa, sa surveying or transportation engineering. Okay? So, we have to classification in paano nga ba talaga ang vertical curve? Kasi dito sa horizontal curve, from a straight tangent or straight road, bigla tayong magkukurba or mag-change ng direction. Tama ba? Sa vertical curve naman, are designed and used when there's a change in grade or slope in the vertical alignment of highway. So, yun yung vertical curve. Okay? So, kung sa horizontal curve, goes to the right, okay, goes to the right or to the left, yung vertical curve naman natin goes upward or downward. Okay? So, yun yung difference ng dalawa. So, we have two classification of vertical curve. One is, yung tinatawag nating summit curve. Ayan. And yung pangalawa naman is yung tinatawag nating sag curve. So, kapag sinabi natin summit curve, papataas. Kagaya na ito. Summit curve yan. Okay? Kapag naman sinabi natin sag curve, pababa. Okay, ito. Concave upward. Wait. Convex upward. Then, ito, yung sag naman, concave downward. Concave upward. Pag ganun. Okay? So, kapag sinabi naman natin gradient, it is the rate of rise or fall. Okay? So, sabi na gradient, yung slope na ginagamit natin. O ganito, meron tayong mga slope dito. Okay, yan. Kung papataas, okay, or pababa yung ating slope. So, yung gradient, madali lang siyang ma-determine. Okay, sige. Next, mamaya-maya na lang yun. Kapag pinag-usapan na natin yung mga equation na gagamitin sa vertical curve. Okay? And we have two situations sa vertical curve. Yun yung symmetrical
vertical curve. Yan yung tinatawag na unsymmetrical. Okay? So ito yung mga i-ano ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo mga problem or example problems sa ating vertical curve. Example problem for symmetrical and unsymmetrical vertical curve. Ayan, so halos ano lang naman tawag dito. Ano pa ba yung mga pwede natin sabihin sa introduction ng vertical curve? Halos wala na eh. Halos ito lang naman siya. Okay? So, ito lang yung introduction ng ating vertical curve. So, mag-move na tayo sa ating first topic sa vertical curve, yung ating symmetrical vertical curve. Okay?